Hi everyone! So gusto ko lang kumaway-kawaya dyan sa mga subscribers na talagang inaantay nila yung end-to-end ng process ng journey ko. And also, kaway-kaway rin sa mga viewers coming from TikTok since gumagawa na rin ako ng mga short video content sa TikTok. If you want to follow me on TikTok, just search Dream Home Diary 21. Yun lang yan. Tawa na ako. Okay. So for today's video guys, i-update ko lang kayo kung ano na ba nangyari dun sa foreclosed property journey ko. Based on my last video, di ba, nabayad na ako ng bid bond and then nakakuha na ako ng notice of award. And also, pasensya na guys, medyo natagalan yung next upload ko. Ilang weeks din yung pagitan yan. Kasi hinintay ko talaga yung moment na to para ma-share ko na finally sa inyo. But hindi pa rin kayo nahuhuli sa mga chismis. First siguro, i-share ko rin sa inyo yung recap para dun sa mga new viewers, okay? So, balik lang tayo ng mga isang buwan ko. Ano ba nangyari? March 28, naka-receive ako ng notification kapag ibig na ako nanalo sa bidding. Okay? And then, yung March 30, guys, that's the time na pumunta ako kay pag-ibig para magbayad ng bid bond and para ma-receive yung notice of award. Okay? So, fast forward na natin, April 27. This is the time na finally naka-receive na ako ng notice of approval email kay pag-ibig around 9 a.m. that time. And then 10 a.m. may tumawag sa akin saying na yun nga, meron na notice of approval and then my schedule for contract signing is on May 4. Kinausap ko yung sa pag-ibig if possible ba na today ako magsasign. The moment na tinawagan niya ako, that's April 27. And then, luckily, pumayag naman sila na umalis kami dito. Medyo malayo kasi, Cavite kami and Mandaluyong yun. So, umalis kami dito around 11. And then, nakarating kami dun sa pag-ibig Mandaluyong ng around 1. Yes, magwa-1 na rin yun. And then, in-advise lang kami na pumunta sa counter 15. And guys, little did I know na sobrang dami pala talagang magko-contract signing that day. So, ang una, yung sinabi ko sa guard na, contract signing po, counter 15, akala ko, didiretso ka na sa loob and maghihintay ka na lang ng turn mo dun. Diyos ko, yung pila umabot pa sa labas, siguro pang 5 na ako na nasa labas na nakapila, tapos may nakapila pa rin pala sa loob. Overall, yung paghihintay ko sa contract signing, inabot ako ng 5 hours. And then, natawag pangalan ko, siguro mga before 5, then natapos ako around 5:10, ganyan. Past office hours na. But, tinatapos naman ni pag-ibig yung mga kailangan mag-sign ng contract. I think pang 4 ako sa huli na magsasign. Magsasign na kayo ng contract. Please, please, ano lang, kailangan nyo lang magdala ng patience, ng pagkain din, kasi nakakagutom talaga siya, especially kung hindi ka pa nagla-lunch, tapos dumiretso ka dun or nagbe-breakfast. So, magdala na agad kayo ng biscuits, ng tubig, ng pagkain din. Basically, guys, nag-sign lang ako ng contract and then nagbayad ako ng 300 pesos for the notary. Okay, so dun sa notary, sila na naman magpapanotary nun. Hindi mo na kailangan lumabas para magpanotary ng mga pinirmahan mo. Meron nagnotary sa gilid nila dun. Dun na rin sila nagbabayad nun. Bibigay mo lang yung pang-notary dun sa nag-a-assist sa'yo. Yun lang naman yung binayaran ko during that day. Okay? So, I think it's better, guys, na i-share ko na lang din kung ano ba yung mga documents na nakuha ko. But, basically, there are 5 documents na binigay nila sa akin after the contract signing. Okay? These are the requirements din na very important. Kasi ito yung mga requirements if ever na magpagabit ka pa ng kuryente, ng tubig, ganyan. So, make sure na lang din na naka-photocopy na yung mga requirements na binigay ni pag-ibig sa inyo. But basically, yung sa akin kasi guys, lahat ng documents ko regarding that property nakalagay dito sa clear book. Okay? So, hindi ko na ipapakita dito sa video kung ano man yung sinainan ko. Pero, babasahin ko na lang din kung ano yung title ng form. Okay? So, first,
na nakuha kong property, So first na nakuha kong document kay Pag-ibig is yung authority to move in. And then April 27, 2023 yung effective date of move in ko. Alright? Tapos after ng authority to move in, meron na akong notice of approval of sale. Ayan. So dito sa notice of approval of sale, nakalagay lang naman dyan anong address, magkano yung approved loan amount mo, and then magkano yung interest rate. Ayan. So yun. Next is yung copy. Copy lang guys, ha. Copy ng title. Alright? So itong copy ng title, na-inform naman ako ni Pag-ibig na may annotation naman to na about sa Pag-ibig, ganyan-ganyan. So, copy lang yung nakuha ko kasi nga long-term installment ako, hindi naman ako fully paid pa. But, sabi ni Pag-ibig, once na ma-fully paid na yung bahay, that's the time you'll get the original title. Pero, sila nang bahala mag-transfer. Parang kailangan mo lang magbayad ng 6%. I'm not sure kung saan ibibase yung 6% na babayaran for the transfer of title. Pero, yun yung na-mention nila doon. Alright? So, yun. And then, meron ako notice of installment of due. Basically, nandito naka-breakdown yung mga payments na babayaran ko during monthly amortization. Okay? And then, meron din akong deed of conditional sale. Okay? So, those are the 5 documents na makukuha nyo upon contract signing kay Pag-ibig. Okay? First, yung authority to move in. Second is yung notice of approval of sale. And then, third is yung copy ng title ng property. And then, next, pang fourth one is yung notice of installment of due. And then, the last one is deed of conditional sale. Ito yung ninonotaryo nila at binabayaran natin ng 300 pesos. That's basically it, guys. Halos 1 month lang naman din yung hinintay ko para lang lumabas. Lumabas yung notice of approval ni Pag-ibig. I'm very, very excited, guys, talaga. Na after, ito yung video. And that's the first day. Nung nakuha ko yung susi, tinry ko na yung susi doon sa bahay, kung gumagana ba, baka mamaya iniskam ako. So, ito yung video na yun, guys. Ang unang pagbubukas ko ng bahay. And so, ito na nga mga virtual marites. Ito yung first day ng move-in. So, this is dated April 27. At ito, kung makikita nyo, tinatry ko kung susi gumagana. Baka mamaya iniskam ako. Yun, buti, bumukas. So, ito guys, yung nakikita nyo, yung first floor. So, kung makikita nyo, ang daming bill ng Meralco, tsaka mga foreclosed letter coming from Pag-ibig. And then, yung bahay na to, wala kasing tumira pa dito. And sobrang bare unit pa siya. Kapagawa pa yung tiles, yung mga pintura. And pumunta muna tayo dito sa CR. Kung makikita nyo guys, ayan, medyo madumi talaga. Kailangan ng linisin, tapos wala na yung lipo, yung shower, and pati yung kisame. May mga minor repairs na dapat gawin. Pero kung makikita nyo, very decent pa yung condition niya. May mga minor repairs lang talaga na dapat i-consider. So, dito, sa pag-akyat naman sa hagdan, may mga nakita akong watermarks kasi naiwan nakabukas yung bintana dun sa taas. So, yung stairs na yan is kahoy. So, madali naman yan kasi pwede naman yan pakinisin tapos pinturahan na lang ulit. Tapos kung makikita nyo dito sa taas, wala pa talaga siyang partition, pero mas mabuti na rin na may kisame. Tapos nakalaylay pa yung mga switches ng ilaw. Pero overall, kung makikita nyo, parang brand new naman yung unit and parang hindi siya sa foreclosed galing. Yun lang! Bye! And binidyohan ko because for me, it's a memorable experience, diba? Na finally, after a month, ayan, nabuksan ko na rin siya. Ang tagal-tagal ko nang inaasam na mabuksan siya. And I think also guys, na this might be my last vlog regarding my journey sa Pag-ibig, but I might do content regarding foreclosed properties pa rin if there is a need to explain or give you some ideas pa rin regarding foreclosed properties and probably mga tips ko, baka ilabas ko rin. But about my journey, I think this will be the last update, guys, because finally, ginagawa na yung bahay. Sobrang bilis ng pangyayari, guys. So, diba, April 27, nakuha ko yung notice of approval, pati yung move-in letter.
And then, that's Thursday. And then, come Friday, sobrang dami kong inasikaso, guys. Especially sa HOA, yung gagawa ng bahay, kinausap ko. Kumuha na rin ako ng gagawa ng layout, ng floor plan, and then yung maglalakad ng permit sa munisipyo. And then, ito pa pala, guys. I would just like to share with you my experience na lang din regarding dun sa HOA juice. Since sinabi ko nga, the day after ko makuha yung move-in letter, eh, dumiretso talaga ako sa HOA. And, during that time, guys, they advised me na, naku, ma'am, dapat pumunta ka muna dito para malaman mo muna kung magkano ba yung HOA na utang nung dating may-ari. So, ang sinabi ko sa kanya, ha? Huh? Bakit po, sabi ko, bakit po ako yung magbabayad? Pero in a respectful way, guys, ha? Hindi naman tayo pambardagulan. Sabi ko, bakit po tayo, ako yung, so sabi ko, bakit po ako yung magbabayad? Tapos ina-explain sa akin na, ay ma'am, ganun po talaga yon kapag ka, ano, kumuha ka ng property sa pag-ibig yung ganyan, kailangan mo po talagang bayaran yung HOA juice. Sabi ko, teka lang po, kasi according po sa pag-ibig, hindi po sagot ng new owner yung HOA juice ng previous owner po. And then sabi ko na rin sa kanya na hindi po utang ni Pedro ang utang ni Juan. So bakit ko po babayaran yon? And besides, bagong homeowner lang po ako. Hindi ko naman po na-enjoy yung amenities like before, diba? Kailan pa lang ako mag-move in? Ngayon pa lang. So basically, ngayon pa lang din ako member ng HOA. So, that's the time lang ako dapat magbayad ng HOA fees. Kasi kung before, ba't ko babayaran? Na-enjoy ko ba yung swimming pool? Diba? Yung kalsada ng village na okay? Yung security guard? Diba? Hindi ko naman na-experience yun dati dahil hindi naman ako yung nakatira. So, bakit ko babayaran? So, medyo nagmatigas ng very light. Pero hindi rin naman ako pumayag na pagbayarin nila ako nun. So, nung huli, pinakita ko na sa kanila yung provision ng DHSUD. Lalagay ko na lang dito, guys. Yan kasi yung provision ng DHSUD na hindi mo talaga sagot yung HOA fees ng previous owner unless meron kayong mga written agreement. Alright? So, just last Tuesday kahapon, kausap ko na yung bagong HOA president and HOA members and explain ko na sa kanila yung side ko. And naiintindihan naman nila. And sabi nila parang tama lang kasi parang narinig na rin daw nila yon somewhere. And sabi ko nga sa kanila, maybe pwede nyo pong singilin ng HOA juice kung yung bahay ay mga pasalo. Kasi meron po yung direct transaction from previous homeowner sa new homeowner, diba? Pagpasalo sila naman yung direct na nagbebentahan. Pero, for pag-ibig foreclose na totally wala kang idea dun sa previous owner at kakakuha mo pa lang ng property sa pag-ibig, bakit tayo magbabayad ng HOA? Diba? So, yun lang, guys. If ever nakukuha kayo ng foreclose property, try nyong ilaban yan. And also, may provision ang DHSUD. Mag-research lang kayo regarding that para hindi kayo masindak ng mga HOA, okay? And also, update lang regarding dun sa electricity ng property na nakuha ko. Luckily, guys, meron pa siyang contador and active pa siya. Chinek ko yung Meralco online kasi in-enroll ko yung electricity bill doon and status active. Kaya nalaman kong active. Hindi ko pa kasi natetest or natcheck that time eh. Chinek ko yung mga list of bills kung magkano ba yung babayarin ko sa Meralco. And luckily, guys, ang binayaran ko lang sa Meralco, 250. Okay? So, hindi muna ako magpapatransfer ng Meralco under my name kasi okay pa naman siya, may nagagamit pa. Siguro, tsaka na pag nakaluwag-luwag. But instead, binayaran ko na lang yung 250. Tapos, may connection pa siya. So, wala akong problema talaga when it comes to Meralco. Pero problem ko is yung water kasi wala talaga siyang metro. Totally bago, mag-a-apply pa lang ako. Kasi, wala pa talaga. Okay. So, this Friday, in-advise ako na mag-attend ng orientation and doon na din daw sasabihin ng requirements and all para makapitan na kami ng tubig. Alright? So, ngayon guys, update ko lang kayo ano ba yung status ng property. I'm very excited to share with you. Siguro yung mga videos na lang sa next vlog ko na lang regarding episode 1 ng house construction. But ito yung mga nangyayari na so far. Probably on my next vlog, that's the time I'm going to share with you guys the full video nung mga nangyaring construction on a day-to-day basis, okay? But ang ginawa na namin dun sa property, guys,
naglinis na kami ng bakuran. So, sobrang sobrang nakakapagod kasi sobrang daming basura doon sa property. Tinambakan siya ng mga kapitbahay and also tinaniman ng mga kung ano-ano and also may mga nag-alaga pa doon ng pato. So medyo sobrang dami naming nilinis. Hindi na namin kayaya, kumuha na talaga ako ng helper na maglilinis doon sa property. Nakausap na akong contractor, nagagawa ng bahay, nag-agree na kami sa price, sinisimulan ng i-tiles yung bahay. So, na-tiles na yung taas, and then, onti na lang sa baba yung tatapusin. Ayan. So, lalabas daw yung building permit ko tomorrow, Thursday, May 4. Doon daw lalabas yung building permit ko. So, pwede na talagang umpisahan yung mga house extension, tsaka yung mga perimeter fence, lalabas na rin siya. So, bukas na talaga siya, mag-i-start. Alright? So, I think so far, yun lang naman yung update ko guys sa inyo. And hopefully, masundan niyo yung mga next vlogs ko regarding dun sa house construction nung bahay. And so, lahat ng nagbibid dyan, good luck po talaga sa inyo. I-pray natin yung dream home nyo and i-manifest talaga natin. Huwag lang tayong titigil kung hindi tayo nananalo sa bidding. Huwag lang po talaga tayong titigil. Ako rin, nangyari sa akin yan, ilang beses ako natalo, pero hindi talaga ako tumigil. And this time, look, nandito na po ako. Kaya I hope kayo rin, wag niyo po yung titigilan sa mga future bidders. Kindly please have your due diligence in checking the property po. Paulit-ulit ko po itong sinasabi. Dapat may due diligence po tayo in checking the property na kukunin natin para hindi po tayo lalong mapamahal or hindi po tayo masyadong mabigla the moment na ma-turn over yung unit sa atin. Okay, check the property, visit the property, magtanong-tanong kayo kung kini-kanino na nakakaalam dun sa property, sa mga kapitbahay, sa pag-ibig and all that. Alright? So, guys, if you have a TikTok account, pwede mo rin ako i-follow sa TikTok kasi nagbibigay din ako ng real-time update doon. So, just right here. Ayan. Pwede nyo rin ako i-follow dyan, guys. And doon tayo, mas mabilis mag-discuss din. I think that will be all, guys. And I miss you all. See you soon.